Sir, ang inyong mga katanunga na gustong maliwanagan. Correct! Ang balang magkukuyang. At ngayon, narito na sila upang ating makakwentuhan ang ating mga kuyang mula sa SCWC at ang programang Connect! Tambalang Magkukuyang. Good evening! Welcome po ulit sa programa ng SCWC Connect! Tambalang Magkukuyang. Ako po si Kuya Sherwin Enriquez. Sa ngalan po nila Attorney Gerald, Attorney Noel, at Attorney Aaron, dito po ulit tayo para sa programa natin. Attorney, ano sa tingin mo? Meron po tayong guest tonight na isa rin kuyang. Tinitignan ko yung introduction ni kuyang, very ano. Siya ay kilala ko siya personally, si Attorney, yung guest natin ngayon. Na-meet ko siya siguro kuya mga 5 years ago. Mga 5 years ago, no? At wala pa ako sa law school noon, eh. Ngayon, konting candidate na lang. Nagulat ako, kuya. Pero, i-ano ko lang ha, para siya ay professional lecturer at UP School of Labor and Industrial Relations, teaching labor law and social legislations. Isa rin siyang private practitioner and retainer of various companies. Hindi ko na papahabain pa. Let's welcome Attorney Jerry Sadsad. Magandang gabi rin, Kuya. Kuya Sherwin. At salamat at inaunlakan mo yung ating kahit papano. Ay, naku, Kuya. Request. Maraming salamat. Okay, yes, yes. Maraming salamat sa pagbigay ng oras. Alam ko, napaka-busy mo ngayon. Kasi, especially now na iba yung setup ng mga hearings, eh, no, Kuya? Tama po. Paano ba ano ng setup ng mga korte ngayon? Para at least mga, ano ng mga nakikinig sa atin kung ano ng ginagawa nila dahil dito sa pandemic? As a private practitioner po, ang setup po ngayon eh, may option ang korte na through audio video conferencing. Okay. Which means na pwede na po mag-hearing using yung internet o module na tinatawag. Yung ang ginagamit po nila usually is yung Microsoft Teams meetings. Okay, okay. Oo, nada-download naman po ito ng kahit sino po, although medyo takey lang siya ng konti. Ah, so medyo challenging din sa mga hindi masyadong familiar dun sa mga ganong applications. Tama po. Ngayon, kung hindi mo naman get yon, pwede ka naman pumunta diretso sa korte. Okay. To have the face-to-face. Yun nga lang, yung distancing at saka yung pila ba. Kung number one case ka, una ka. And then yung mga last cases, kumbaga, nakatambay lang kayo sa lakas. Ah, okay. Pinapapasok ka ng kuya. Ano pa kuya nga? Kasi may, follower ako ng Supreme Court. Opo. May mga nababasa ako once in a while na mga korte na sinasara nila dahil siguro may mga staff na nag-positive or something. Ay, tama po. Tama po kuya. So, very challenging ka lang. Normally, kahit naman sa ano may polisiya ang labor natin na pagka halimbawa positive yung isa, merong parang pulisiya ang labor na i-quarantine siya ng 14 days. Mm-hmm. Okay. O may labor advisory na gayon. At yung apektado, yung kakonek niya, 24 hours din na i-observe kung talagang merong symptoms of COVID-19. Kaya siguro marami mga nakikinig sa atin ngayon na interesado dyan. Kasi lalo ngayon, alam natin na yung setup sa kumpanya, paano ba dapat yung mga yung tamang actions na gagawin ng employer kung sakaling may mag-positive na employee. May mga directives na ba ang DOLE dyan? O? Meron po, mga labor advisory nila. Since ano pa yon, March 14, mm-hmm, up to the present, may mga labor advisory sila wherein yung company is required to provide yung mga disinfection materials. Ah, okay. On board, kung saan pupunta, mga ganun, di ba? May mga side pieces. Yung mga araw, mga this way. Okay. Tapos yung wearing of face mask at saka face shield is now a requirement. Requirement na rin. Okay, yeah. Hindi ka i-allow po, kuya, na pumasok sa establishmento. Hindi man, kung ang establishmento mo ay nasa isang building, tenant po siya doon, yung building mismo hindi kaya allow. Yeah, actually, in addition to that, kuyang, sa Mandaluyong nga, mayroon pa silang ordinansa na requirement din ng face shield. Tama po. Hindi tama. Lang basta face mask. Uh-huh. Well, kumbaga added protection din. Correct, kuyang. And now,
almost all the companies required face mask and face shield. In fact, meron tayong DOLE at saka guidelines, joint ito ng DTI at saka DOLE guidelines wherein the wearing of face mask and face shield is now mandatory. Oh, okay. When you enter a public or private establishments. Mm-hmm. Okay, so ganun talaga. Bagay, better naman yan eh. Oo. Kasi sabi nga nila, pag meron kang face mask, tapos naka-face shield ka, tapos sinusunod mo pa yung social distancing, correct, eh very slim na yung chance na makukuha mo yung virus. Tama. So dapat lang kayo constant na ano yun lang natin. Kaso, minsan meron mga hindi lang makaiwas na magkakamot ng mata o ano, yun yung nagiging ano. Pero ang kwan naman dun kuya, kasi required naman po ang company na maglagay sa mga places wherein marami yung tao, maglalagay po sila ng mga alcohol o sanitary materials dyan para anytime na magkamot ka ng mata, makakapaghugas ka lang. Wash hands naman. O kahit pa paano, alcohol man lang. Tama. Ano yung ipunas mo yung kamay mo sa mata. Ano pa kuya yung mga ano ng mga directives ng DOLE tungkol dyan sa mga in relation number to one is yung debat. Dapat malusog po tayo. Mm-hmm. So, isa rin sa labor advisory yung pagbibigay ng hindi naman po mahal, kundi vitamina. Ah, okay. Nutrients sa mga empleyado natin. Ano po ito? Requirement ba to sa employer? Or In-encourage po sila. Ah, okay. DOLE. Pero siyempre, may monitoring requirement ang DOLE. Pag hindi mo ginawa yan, siyempre, may konting, alam mo na, mm-hmm, pwede kang i-suspend yung operation mo o pwedeng bigyan ka ng karampatang sanction. So, yan ha. At least, nalalaman ng mga empleyado ngayon na meron palang ganong kautosan ng DOLE na kahit pa paano may supplements na vitamina na ibibigay para sa mga empleyado. Opo. At least, mga kwan lang po kuya, yung mga vitamin C, ascorbic. Hindi naman po kailangan na medyo mahal. Hindi kailangan branded na. Hindi po, kuya. Okay. So, maganda yan. So, dalawa na yun. So, meron ng prevention para doon sa mga sa face mask. Tapos, yung supplement, yung vitamins. Correct. Ano pa kuya? Meron pa ba silang mga direktiba? Or so far, yun na yung mga... Isa pa, yung halimbawa, kung ang company po, ang asset niya is 15 million or higher. Ba, mukhang malaki-laki kumpanya niya. Parang medium enterprise na po. Hindi mga SME. Again, mga medium po, hindi mga SME. Hindi po, hindi naman. Okay, sige. Pag ganun po, required po ang company na magbigay ng shuttle service sa mga hindi makakapunta. Ah, okay. Isa din pong magandang idea ng DOLE para at least yung mga walang sasakyan. Papunta sa office, ipoprovide po sila ng shuttle service. Instead of taking public transport, sila na lang po yung maghahatid sundo sa mga empleyado. Yes, spoiled pala yung mga mga nandun sa mga medium sa medium enterprise. Pero sa ako naman po, ini-encourage din po yung tinatawag na parang kayo po kuya, ako walang sasakyan, madadaanan mo po yung aking bahay, baka naman carpooling. Yes, carpooling. Although ito hindi naman mandate, pero ini-encourage po lahat. Okay. Kuya, meron ako itatanong. Ito medyo interesting din. Iko-connect ko lang dyan, ha? Sige po, kuya. Kasi di ba po meron din sa labor relations, yung work from home. Opo. Paano po ba yung usual yung legalities ng work from home? Ano po ba yung mga dapat tinatandaan pagka work from home na dapat mga maging ano sila? Yung bang... Pag-alisto. Kapakipakinabang kahit nasa bahay. Yun. Well, dapat may isang polisiya na gagawin ang company kung sino yung mag-work from home. Okay. Tapos, kung siyempre yung company gusto niyang magtipid. Mm-hmm. So, dapat yung work from home hindi lang sa isang tao. Dapat niro-rotate po yun. Okay. May job rotation na tinatawag besides from work from home. Or another way is yung i-reduce yung number of hours nila. Halimbawa po, dati merong empleyado na, let's say for example, 50 yung employees niya. Mm-hmm. Hindi na niya kaya yun, 25 lang. So, isi-shift niya yung kanyang
tawag nito yung work from or i-reduce niya from 8 hours a day to 4 hours a day na lang. Ah, okay. Which is allowed din po yan. Ah, yung pa yung tinatawag na compressed work week o iba pa yun? Well, iba pa po iba yan. Pa, yung, iba pa. Ang tawag niyan yung alternative work arrangement. Flexible work arrangement for the workers. Tama, tama. Parang meron ako nabasa ko yan na sabi nga nila, yung employer, instead na mag-retrench ka, baka meron kang mga pwedeng gawin na mga cost-saving na mga alituntunin para at least tuloy pa rin yung empleyo ng mga tao mo. Pero may nga lang, medyo kumbaga sa kasabihan niya sa Tagalog, pagka medyo maiksi yung kumot, matuto kang bumaluktot ng konti. Tama, yun. Actually, yung mga maraming branches, kunwari, kung saan ako isa sa mga retainer ng company, hindi ko na lang po sasabihin. Marami ang mga retainer mo ko yan. Hindi naman po. Halimbawa, nag-close po yung branch na yon, okay, kasi hindi na kaya. Mm-hmm. Yung mga empleyado po doon, ay pwede naman niyang i-reassign sa ibang branch o sa main or head office para at least maibsan yung kanilang pangangailangan. Hindi lang yung puro tulong. So magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Attorney Gerard Teruel. Pasensya na po at na-late kami. Akala namin kasi ay ECQ pa rin. Dito sa may Pasig area, medyo ano na pala, no? Medyo traffic na. Okay. So what I expected was a 30-minute ride, medyo 45 minutes pala. Okay, so tuloy po natin. Si Kuya Jerry po ay ano, ating guest ngayon. Napakakisig at napakagwapong si Kuya Jerry. So pinag-usapan namin ni Kuya kanina yung mga memos na pinalabas ng DOLE, okay, with in connection to the pandemic, kung ano yung mga adjustments na ginagawa. Okay, Kuya Sherwin na po. Tama-tama, si Kuya Aaron rin ay medyo well-versed rin sa ito. Yeah. Mahilig kasi mag-labor si Kuya Aaron. Kahit stressful, pero very interesting siya for me. Very, okay. Narinig ko nga kanina, Kuya, sabi niya na tungkol sa pagbibigay ng supplement vitamins, requirement. Okay. Requirement po ba yun sa employer, meron po kasing yung guidelines po tayo, yung DTI tsaka DOLE guidelines with its supplements. Okay. Oo. Ito yung pinalabas nung latest lang, Kuya, yung August 15, 2020, wherein pakivitamins. Pero hindi naman yung mahal. At least man lang yung siguro ascorbic, mga ganun, yung mga ordinary o generic vitamins. Basta meron. Mm-hmm. Pagka ganun ba, Kuya, for example, may question kasi ako nakuha sa aking kliyente, no? Ang tanong niya sa akin is, sige, required kami magbigay ng mga supplements, medicine, vitamins, etc. Transportation, in fact, kung dati, nung hindi pa pwede ang public transport. Nung wala pang public transport. Ang question niya, pwede ba namin i-charge yun as part of their salary? Kumbaga, maging ano siya, kumbaga, yung value nun, consider namin as part of the salary for purposes of making sure na they are minimum, paid minimum wage. Kasi alam natin yung values ng supplements and facilities, di ba? So, pwede bang i-treat yun as a supplement or part of the salary of the employee? Actually, Kuya, napakalinaw yung directive noon na no cost to the employee. So, from the term pa rin po, Kuya, yung, di ba, yung facilities and supplement, di ba, yung dun sa labor, what is facilities and what are supplements. Facilities are part and parcel of the wage. Yes. 97 paragraph F of the Labor Code. Talagang alam paragraph. Alam paragraph. Doon sa ano naman po, supplement, di ba, pag supplement, that is over and above the benefit given to the worker. So, ibig sabihin nun, pwede na po yun sa employee side na yon. Okay. Kaya lang, hindi ko alam bakit may directive ang DOLE na ang supplement, including yung vitamins, at no cost to the worker. Mm-hmm. Although, this is just a guideline, Kuya. Mm-hmm. Yung sinasabi natin kasi is law yun eh. Correct. Batas yun eh. So, as of this moment, wala pa naman nagpo-contest sa Supreme Court para sabihin kung tama ba itong directive dito ng labor. O kasi hindi rin mura yung mga vitamins. Yeah, marami. Yung lalo na yung sinasabi lang piniprescribe sa
ng mga hospital na multivitamin na sold out na. Mahal yun. Mahal yun. Ano ba banggitin yung brand? Mahal po. Sailing na po. Parang Kuya, I must commend you. Ah. It's our first time na maging guest ka namin. And you're very proficient. Ah. Nakakatuwa. Ah. Kuya Iran, ano, meron ka pa bang additional na tanong? Hindi, yung mga, ito pa, kuya, sorry, mga tanong sa akin po ng aking mga kliyente, no? Bilang employer, required, ang understanding ko, if I'm not mistaken, is ang employers are required to shoulder the swab testing pag yung employee is positive. Positive, correct. Po. That's correct po, kuya. Actually, yung una, yung rapid test, hindi po yan, hindi required ang employer. But comes now na halimbawa, rapid test is positive siya. And then confirm na medyo highly probability of COVID. So pag sinab, ayun na, at the expense of the employer po. Ay, bilang employer, syempre, hindi naman po biro yung swab test. No? May 7,000, pinakamura siguro 3,000, 3,500. Pwede ba ako bilang employer ay pumili ng center kung saan ko papapuntahin yung employee? Of course. Halimbawa, kung Quezon City ang principal place of business ko, pero nakita ko meron sa Pasig na mas mura. Pwede ko bang pilitin na doon ka magpakuha ng swab test sa Pasig dahil mura? Yes, sir. Opo. Tama po, kuya. Tama po yun. And at the same time, kung meron po kayong, halimbawa, yung employer naman po eh, merong mga health card, kasali po kasi doon sa provision nila, doon sa health benefit nila, pag-confirm na positive ka under rapid, free na po yun of charge. Pagka halimbawa, i-avail mo, kunwari, mahirap tayo mag-budget. X-card. Pupunta ka doon, meron na po silang policy na automatic na at the expense, ay, kumbaga, ano na yon, kasama na sa benefits. So ibig sabihin, kaya mas maganda kung may health card po ang employee. Okay, so ibig sabihin, yung mga health card ngayon, ay mayroon ang kasamang swab test in case na okay, covered na nila po yun. Oo, kasi noona, ang hala ko nga, dahil usually pag exception ng health coverage is pandemic. Parang hindi ako labas yan. Wala sa exception. Buti na lang po. Pwede na po. Kasi may directive din ng, hindi ko alam kung policy ng Malacanang po ito, pero meron silang directive na yung mga health card. Iko-cover na po yung mga ganyan, yung mga testing. Okay. Okay. Except yung rapid, kasi rapid, anybody can do that. Yes. Pero sa sub-testing po. Okay. So, mahirap talaga pag positive, eh, no? Dahil ako, yung mga kliyente ko, nakailang positive na yung kanilang tao. Siyempre, hindi siya biro dahil for testing, kailangan lahat i-test mo. Tama, yes, tama. Lahat, kung may na-positive ulit, lahat ulit mag-test ulit. Kaya times 10, minsan times 15, depende sa number of employees. Actually, yung nag-usapan namin ni Kuya Sherwin kanina, na halimbawa may nag-positive dun sa lugar, kunwari dito sa department po natin. Ayun, automatic na lahat po na pumasok dito is subject to testing. Yes. Subject to quarantine. Correct. Which is masakit yun. Kasi syempre, pag quinarantine ka, wala ka nang sweldo, tapos, yun ang masama. Work employer din. Wala din silang trabaho. Wala silang masupply na work. Tama. Hindi naman po kasi lahat ngayon is pwedeng magtrabaho online eh. Tama po. Diba? Maraming manual labor talaga ang kailangan. Kaya tama, wala rin sweldo. Tama po. Ngayon, kuya, kunwari, positive ang employee. No? Siyempre, bilang employee, ayoko rin na may mga instances na una-una ayoko sabihin sa co-workers ko. Opo. Pangalawa, ayoko rin na ma-hassle na yung employer. Mm-hmm. Dahil itetest na naman lahat eh. Tama. Tapos lahat sila meron ng prejudice or bias against you. Ngayon, tataguin ko yung fact na positive ako. Opo. Kahit alam ko na more or less, pag nag-test ako, positive ako. Mm-hmm. Pwede ba akong i-fire ng employer? Okay. Kapag nalaman nila, is that considered a grave offense? Yung pag-conceal ng iyong positive status. Halimbawa, parang meron ako nararamdaman na symptoms. Oh, pero pumasok ako, naka-mask pa rin ako, naka-face shield pa rin ako, I observed the proper hygiene. Opo.
Hindi ako masyadong nakikihalubilo, pero hindi ko lang siya sinasabi pero, sa employer. Sorry, yung pinag-uusapan natin is asymptomatic. Asymptomatic, oh, walang symptoms siya. Whether or not asymptomatic or may symptoms, tinatago ko eh, ayokong paayos. Pero alam mo nang positive ka. More or less. Okay, alam yes. ko or more or less alam ko. May kutob ka. May kutob ka na. Kasi okay. nakukutuban naman yan eh. Diba? Nawala ng pang-amoy o walang pang-lasa. Tama. Okay. Sa opinion ko po, kuya, part yun ng gross o grave misconduct na tinatawag. Uh-huh. Yung violation of established rules, which is a just cause just for cause. Termination. Diba? So delikado. Pwede yun. Or, another is doon sa authorized cause, doon sa disease. Oh, diba? Right. Yung disease which is prejudicial to your health or to the health of your co-employees or to the business or the operation. Tama. So, isa rin tong ground under authorized cause. Oh, so, kahit wala sa rules and regulations in writing, pero dahil sa current situation, pwede na siya maging ground for dismissal. Pwede po. Kasi meron akong... Sundan rin natin yung procedural at saka yung substantive due process, yung tinatawag na two-notice rule. So, siguro sa mga tagapakinig natin, kung kayo ay may nararamdaman na po, di ba? Or nawala na ng panglasa, medyo alam nyo na po, siguro maganda magsabi na lang. Yes. Diba? Kasi tulungan na ignorance is bliss eh. Kasi tulungan po talaga tayo at correct. This time eh. Tama, hindi pa tama. Tayo tapos, paakit pa lang tayo. Pag kinonsiling mo yan, eh mas yung side na magiging... Medyo ano eh, Ano eh, baka kumalat pa lalo, mas maganda humingi ka na lang tulong. Yes. Dahil marami mong... willing na tumulong. At saka marami na naman pong nagka-COVID at mayroong COVID. Hindi ka po nag-iisa lang. Di ba po? Hindi ka naman ikukulong. Hindi ka rin pipilitin. Hindi naman. Okay, kuya. So, mag-time check muna tayo. Okay. Ang oras ngayon ay 7:02. Muling nating balikan ang programang Connect! Ang balang magkukuyan. Okay, nababalik po tayo sa attorney, ano sa tingin mo? Dito po ulit si attorney Gerald, si attorney Aaron, at ang ating guest for tonight, si attorney Jerry. Pagka nagsisimula sa letter G, gwapo po. Ako si attorney Gerald. Paano? Jerwin? Jerwin. Pwede na. Kasi di ba, center naman natin ko is G. So, gine-greet po natin lahat ng mga kuyang, no? From Luzon, Visayas at Mindanao. So kasi ano tayo, nationwide naman ang ating ang ating program. So lahat ng kuyang from all lodges po at from yung mga nanonood sa Facebook, magandang gabi po, magandang umaga at magandang hapon. Mapapanood at mapapakinggan kami via website na www.dwic882am.com. Pwede rin i-download ang DWIC app sa iOS at Android. Hanapin lang ang DWIC882. Live din tayo sa FB via DWIC 882 page, DWIC hotline 8470175054 at ang DWIC text line 0918-350-2378. 60 pataas, bawal na pong pumunta sa korte. So, yes. They can avail the audio-video conference. Yes. Although merong Supreme Court circular tayo na despite GCQ, required tayong pumunta. Meron na po kasing ganun na pinalabas si Chief Justice Peralta na required na tayong pumunta doon. Pero sa mga senior or below 21, hindi pa rin po eh. Below 21, so hindi pa ako pwede. So, pala ako mag-appear. Pagka above 60 or senior ba, talagang visual ano muna ngayon? Actually, kuya, kahit sa labor, hindi mo siya pwedeng papasukin yung above 60. Hindi mo rin siya pwedeng i-hire. Although, di ba, meron tayong anti-age discrimination. Muna yun. Medyo sinuspend muna yun. Although, siyempre, sa mga manual laboring, yung kailangan ng presence nila sa office, hindi talaga pwede. Okay. But as a consultant, pwede naman. Pwede pa. Okay. Pwede naman. Tapos yung mga
Below 21 talagang sorry na lang po, hindi talaga. Hindi talaga pwede. Oh, hindi pwede. Which is good naman po kasi. Oh, para po. At least malesen natin yung spread. No? Yes, yes. Tama kasi po. Yung prune eh. Tama po. Tama. At saka actually, alam mo na papansin ko po ngayon, mga kuya, no? There are a lot of deaths. No? Yung mga relatives ko po, no? Namamatay. Mm. Pero hindi dahil sa COVID. Dahil nadidepress o dahil nasasakot sa bahay. Okay. No? So marami rin collateral na effects eh. Tama po. Tama po. Kaya minsan kailangan lumabas eh. Kaya dahil nandito eh. Actually, speaking of that, kuya, meron din directive ang DOLE at saka DTI na they are required, the employer po, to provide psychosocial welfare and at the same time yung training. Through webinars, mga ganun, yung mga audio-video din na parang to provide them the work-life balance. Mm. Ano po ibig sabihin ng psychosocial? Parang sa ano po kuya, yung kung ma... Di ba, siguro nag-handle naman tayo ng mga nality, mga ganun. Yung parang psychological intervention. Oh. Na kailangan ng... Hindi naman psychiatrist, at least mga psychology major to provide you with the necessary psychological treatment. Treatment? Hindi naman sila ulo, siguro kuya. Yung parang... Tama. Kasi syempre, sa panahon ngayon, parang maraming mga na-stress, maraming correct. Mga nagkaroon ng mga anxiety, maraming mga, mga negative thinking. Siguro para dapat mabigyan sila na something like na parang oriented how to handle yung mga ganong klaseng... Tama. Emotions, yes, para at least ma-release nila or at least maging being positive kahit na gantong pandemic. Para actually kuya, nung una po, di ba nakikita lang natin sa mga sinihan, yung mga kinukulong, tas ang tawag ata doon ay binabartolina. Di ba? Para sa akin, ano ba naman yan? Nilagay ka lang dyan, tas ang arte mo. Pero nung ako na-quarantine nung ano... Mahirap pala. Grabe pala, no? Nung iinaw ka pa. Ngayon doon sa kanila, binabasa sila or madilim walang ilaw. Nakakasira pala talaga ng... Hindi naman nakasakasira ng ulo, pero hindi mo na alam kung ano, paranoid ka na eh, no? So, ikaw, meron kang gadget, meron ko pwede order ng mga food. Lalo pa nakakausap, no? So, mahirap po talaga. Tama po, tama po. Anyway, sige po, tuloy po natin. Ano po yung next ano natin na topic natin, Kuya Jerry? Ano pong ano yun? Actually, kanina, yung pinag-uusapan natin yung sinasabi kong closure. Opo. Kasi nga, actually, mga tinatanong ko, mga tanong sa akin usually ng mga kliyente, no? Opo. Alam naman natin during the pandemic, maraming nagsara. Opo. Kung hindi man permanent, temporary. No? Opo, opo. Ngayon, para doon sa mga temporarily closed, siyempre, ongoing pa rin yung kanilang upa, expenses, everyday. Tama po. Pagka ganun ba, kuya, pag nag-decide ako magsara, no? Pwede lang ba, basta-basta sabihin ko na lang sa mga empleyado ko, wag na kayo pumasok kasi ayoko na. Give up na ako. Parang na kayo ng ibang trabaho. Bankrupt na. Bankrupt na. Bye-bye. See you next time. See you next year. Mahirap yun, kuya. Kasi normally, meron din tayong proseso. Lalo na pagka closure of business. Especially kung hindi naman talaga totally, tawag natin, bankrupt. Kasi pag totally bankrupt, kailangan mo pang establish yung bankruptcy. Siguro, meron ka pang yung tawag na bankruptcy action before the court. Para, di ba, may order muna na bankrupt ka talaga. Mm-hmm. And it is always as before na the employer has the burden of proving kung talagang bankrupt ka o ano man, whatever be the cost of termination, be it a just cost or authorized cost. Yung closure kasi nasa authorized cost po yun, kuya. So granting in arguendo na ma-approve mo yung authorized cost na closure talaga, you need to pay still yung ating mga affected workers na separation pay. Which is equivalent to 1 month or 1.5 month per year of service. A fraction of 6 months shall be considered as one whole year. Opo. Pero kuya, ito sa kumbaga devil's advocate. Sige po. Bilang employer, for example, wala na nga po akong pera. Dahil na... Opo. Which is true. Mga obligasyon ko sa upa, oriente, kung ano-ano pang kailangan kong bayaran. Pwede ba yung separation pay hindi ko na bayaran? O kailangan talaga, no matter what the reason, babayaran mo siya?
At kung ako kuya, from the employer side, siyempre, i-condi natin yung kapakanan ng employer, magpapay na lang po ako ng petition for rehabilitation o voluntary liquidation ng asset ko. Mas maganda kasi at least doon na maglaban-laban sa asset, assuming na talagang pa-bankrupt ka na. Okay. Then let the court decide kung kanino niya ibibigay yung mga kaperanggut niya pong asset. So hindi pwede kuya hulugan, for example. Sabi ko, next year, bayaran natin 50%. Next year, bayaran natin 50%. Hindi po eh. Ang pwede lang ngayon na i-delay yung payment under the labor policies, yung mga holiday pays. Halimbawa, kunwari lang po, may holiday pay tayo ngayon, supposedly, pandemic, hindi pa siya nag-new normalize, pwede mong i-delay yung payment. Let's say mag-normalize tayo sa December, sa December na ang payment. Yun lang yan, yun na pwede lang na under labor advisory, kung matatandaan ko, kung tama ako, 13-A. Okay. Series of 2020. Kuya, may nagtatanong sa atin. No? Apo. Si employee daw, nag-positive sa Apo. COVID, no? So, nag-leave muna siya until mag-negative siya. Nag-negative siya, no? Apo. So, si employee asked CHR, si Human Resource, for SSS sick benefits. Apo. Ngayon, through the list of requirements na pinrovide ng HR, pero subject pa ng approval ni HR to, no? Apo. Ang tanong ngayon, nung ano natin, tagapakinig, hindi po ba automatic na approve na yung SSS 6 benefit leaves niya kung kumpleto yung requirements? Actually, kuya, di ba normally, whether it's sick, maternity, kung yes. ano man related benefit, especially work-related benefit, ina-advance po yan ng employer. Mm-hmm. And then, employer just reimbursed sa SSS. So, pretty much, we can say na dapat in-advance na pala. Dapat po. Dapat. Si employer. May mali si employer. Tapos, ano yon yung maximum of 120 days? Yung normally, yung... Yes. Tapos, pwedeng i-renew, pero this time, wala nang advance. Yung 121 up to 240, wala na pong advance. Okay. Pero sa 120 days or below, dapat ina-advance po yan. Yes. Okay. Parang maternity din po yan. Parang, okay. So at least clear na hindi lang siya automatic, kailangan i-advance pa. I-advance yun. Okay. Napakagaling talaga ni Kuya. Hindi naman po. Hinuhulaan ko lang. Pero parang ano? Parang hindi mo na eh, no? May labor code sa... Wala naman po. Gino-Google search lang. Pero may mga ganun talaga na kahit yung provisions na alala. Hindi ganun eh. Okay. Sige po. Kuya Sherwin, meron ano pang... Ay, next kuya, time? Nag-ano lang si Kuya John Carl. Oh, yung kasama ko sa last week. Oh, yung mga taga all the way. Papashoutout na Kuya John. Kamusta? Ay, Kuya John. Sayang, wala po sila kuya. Dito, no? Yeah, last week. Nandito. Last week, pati si Kuya Jupiter. Okay. Hello po, mga kuya. Okay. Sige, ano bang ano ngayon? Ano yung sinasabi nyo kanina na flexible working arrangement? Ay, opo. Marami pong in-encourage ang DOLE na just in case that you're operating at a loss kasi because of the pandemic, all employers are required to go on a flexible work arrangement such as but not limited to, ito na yung famous na work from home. Or reducing the number of days or hours for the workers. Or yung job rotation na tinatawag. Yung i-rotate mo sila. Or shifting. Wherein, reduce yung number of work days nila at saka yung work hours. And finally, you may also mandate or require the worker to go on a forced leave. Pag sinabing forced leave, meron kasi ang mga worker na sa bawat year of service nila, meron tinatawag na service incentive leave with pay. Five days. Opo. Ngayon, kung hindi pa nila nagagamit yon, ipagamit mo sila. Exercising management prerogative. Okay. Kumbaga, nakatipid si employer ng 5 days kasi papayaran niya rin yung 5 days. Opo. Imbis na 10 days, 5 days na. At saka kung may mga, bukod sa 5 days, meron pa siyang additional 10 days na BL, pwede mo rin ipagamit yon para at least maibsan din yung, kaysa naman
clothing kasi, o kuya, di ba? Pero ito, nagtanong sa akin, kasi naka-flexible working arrangement siya. Okay. Eh, ang work from home, primarily. Apo. Ang question niya sa akin, pwede ba siya mag-apply sa ibang company? Work from home naman siya eh. Well, so, dalawang tatrabahuan niya. Yes. Kung walang directive, yung wala sa employment agreement na bawal yung tinatawag na non-compete clause. Non-compete clause. Okay, yes. Non-disclosure clause. Yan, mga ganyan. Okay lang naman po yun. As long as it will not cut across the working time of the worker for the employer concerned. Okay. Ibig sabihin, kung ang magsasabay. Yes, hindi magsasabay. Oo. Mm-hmm. Let's say, Monday to Wednesday lang yung work niya dun sa dati kasi ni-reduce na siya. So, pwede siya mag-work ng Thursday to Saturday. Okay. Will this need permission from the... In the absence of an agreement to the doon na bawal ng yung additional employer, hindi na kailangan. Hindi na kailangan. So, kasi we always invoke yung Article 4 of the Labor Code. Na in case of doubt in the implementation of the policies, IRR, even the law, it shall always be construed in favor of the worker. Actually, sasabihin ko. Yeah. Oo, tama po. Yun din yung sasabihin ko eh. Actually, Article 4 eh. No, actually, tinanong mo lang sa akin para magaling sa akin. Yes, yes. Nakasari ko yan, Jenny. Kasi ako yung guest ko yan. Kaya, in case of the rule in favor of the Jenny, speaking of, you were a professor pala sa UP, no? Opo, opo. My classmate in law school, si attorney Yumel Ponce message me na professor ka daw niya. Opo. Napakagaling si Yumel. Sa San Beda yata si San Beda rin. Ka-batch ko po siya. Ah, okay. Professor niya ako sa School of Labor and Industrial Relations. Masteral po yun. Masteral. Pero ang tinuturo ko, labor pa rin. Labor. Parang sa'yo ko yan, nag-labor din. So, mas marami ako natututunan sa akin. Babalik tayo sa Article 4 na pinapasabi ko na lang kay Kuya Jerry. Tama po. Kuya, may question ako. Kasi hindi ko yung sinasabi mo kanina. The employer should provide yung mga nasa 15M patas ng shuttle kung kaya naman nila. Apo. What if, let's say ganito, si employer talaga nagpo-provide na siya ng transpo Apo. Para sa mga employees niya. Dati pa. Dati. Even prior to pandemic. Pero dahil sa pandemic naman, medyo nagkakaroon siya ng loss of earnings na. Apo. Pwede ba natanggalin niya yung benefit na, or yung shuttle service na binibigay niya doon sa mga empleyado niya? Well, nakalagay kasi sa directive, yung sa labor advisory na if your asset is 15 million above, you are also required to provide shuttle services. Mm-hmm. Eh, di ba, sabi mo, kuya, prior to pandemic, ginagawa na niya yan. So, assuming na walang condition attached to that, so, magbabiolate niya yung Article 100, mm-hmm. which is the non-diminution rule yes. sa labor. Oo. Wherein the benefits already given to the worker, even it's on top of what the law provides and it ripened to a period of time. Naging common as well. It should not be reduced okay. unilaterally without the consent of the worker. Given that rule, Kuya, would you advise that employers who are giving extra benefits, so to speak, no? Sa kanila employees ngayon dahil nga sa pandemic, eh, kailangan may kasulatan na, ibibigay ko lang to sa'yo yung vitamina, yung mga gamit na pang-COVID, yung let's say, pinapatulog kita sa warehouse ko or sa staff house ko para lang sa pandemic, hindi ito magiging benefit. Actually, kahit naman wala kuya, kasi ito namang directive na ito, sa pandemic lang. Ngayon, pag nawala na po yung pandemic, understood. Understood, nawala na rin. Pulli back to normal. Pero maganda rin yung suggestion mo kuya na ilagay sa kasulatan para malay mo, di ba? Baka mag-iba yung pulisiya ng gobyerno. Na, doon na sa staff. Mawili. Sabihin nila. Ano na to? Ito na ako. Namahay. Tuloy-tuloy na to. Kasi baka invoke nila Article 4 na naman. Marunong pala si worker. Article 4. Article 4. Ayaw. Binasa pa eh. Binasa niya. Sinite. Sinite niya pa. Kasi talaga to pandemic, maraming unique situation na nangaharap ng employers. Sa pagiging employees, pati kahit na sabihin yung allowed yung part-time or
mga flexible working arrangement, Apo. Hindi pa rin nasasagot ng mga labor advisories yung mga unique situation ng... That's correct. Apo. Kaya tumakatanong sa akin, talagang bumabalik talaga ako sa article. Tama. Parang walang ano eh, walang para touch all na pag sinabi na gato, applicable na sa ano eh, di ba? Di ba? Hindi pa rin talagang mayroong mga iba-ibang, kumbaga, kailangan mag-tailor fit ka para... Speaking sa, of... changes in the workplace, no? Kapa, meron bang changes na nangyari ngayon sa pagre-reklamo naman? Kunwari, ako ay isang employee, gusto kong magreklamo sa employer ko. Usually kasi kailangan dumulog pa ako ng dole. Tapos may mag-a-assist dun. Ngayon po ba, ganun pa rin po ba? Kailangan ko pa rin pumunta ng... Actually, kuya, magandang tanong yan. At least na katanong. May innovation na rin po ang NLRC to the labor arbitration branch. Pag sa region naman po, ang tawag doon, regional arbitration branch. Ang sinasangguni is, it can be through online. Meron na po silang online filling up of forms. Okay. Tapos, online na? Ay, yes! Meron na po yun. So, isi-send mo lang yon through dole.gov.ph something. Tapos, i-kwan na nila yun. Is-schedule na for hearing. Online din po. Hearing, yung Senate officer mismo magka-create din ng either Zoom or yung Microsoft Team. Hindi ko alam kung anong gagamitin niya. Pero may leeway sila na gumamit ng internet. Okay. Which is good and fast. No? Good and fast na rin po. Tsaka yung hearing is hindi na po yung pupunta ka doon. Kasi syempre, hindi pipila pa doon. Oo. Init, may lalapit sa po. May ambulance chasing pala. Pag-usap mo na tayo dun sa ano. Bili mo tayong burger doon. At saka, alam mo naman kuya, sa labor, dinidiscourage yung intervention ng, sorry po ah, mga panyero po, ang intervention ng lawyer. Hanggat maaari, sa SENA, sa single entry approach, before the SENA officer, wala dapat lawyer doon. Tapos, bago mapunta yan sa NLRC at mapunta sa labor arbiter, sasabihin din nung facilitator doon na labor arbitration associate, parang sa court clerk of court ang tawag noon, sa kanila labor arbitration associate, wala din dapat lawyer doon. Abogado. Papasok lang si lawyer pag meron ng gagawing position paper, reply, tsaka rejoinder. Sa kasi pampagulo yun. Hindi naman ako. Hindi naman minsan. yan yung, kasi sa labor kasi kuya, ano, di ba, even anan lawyer, di ba, sa, kung tatandaan ko, Article 111 yata yun eh. Even anan lawyer can represent. Kinapirya. Oo. So long as that non-lawyer is either a president of the union or a duly authorized representative of the Labor Management Cooperation or Council. Okay. Speaking of unions, kuya, just a question. Halimbawa, pag usually kasi under the normal, old normal, no, so to speak, pwede tayong mag-strike, marami tayong mga collective action na pwedeng gawin. Tama po. Meron po rin bang bagong regulation governing union activities? Yes po. Actually, even the benefits, kunwari may na-conclude na union collective bargaining agreement, pwede rin i-suspend yung effectivity ng collective bargaining agreement. Sorry sa mga... pwede rin i-suspend only with the consent. Kailangan pag-usapan lang ng duly authorized representative ng union. And the suspension should not exceed 6 months. Okay. Pero yung mga rin may dispute, for example, yung mga naabutan ng new normal sa nasa bargaining process pa sila, no? Okay. Pwede ba akong mag-strike? Work stoppage? Pwede po ba yun? Yung mga... Well, sa ngayon, di ba, bawal po yun. Dahil yung any gatherings would tantamount to violation ng IATF guidelines. Mm-hmm. Actually, meron din yung mga prescriptive period tayong tinatawag, di ba? Yung mga petition for certification election. Kung halimbawa, wala pang union dun sa company, gusto mag-file ang petition. Pandemic. So, during the pandemic time, particularly MECQ at ECQ, sinuspend din yung mga period to file.
Okay. Halimbawa, sa atin, mga practitioner po tayo, mag-file ka ng appeal from labor arbiter's decision to NLRC. Eh, 10 araw po lang, po yun, 10 days. Eh, inabutan ng pandemic during MECQ at saka GECQ, masususpend po yung 10 days. Ah, okay. So, until the new normal would come in, that's the time it will run again, the 10-day period. Okay. Galing, ha? Okay. May mga ganong guidelines po. Even yung, halimbawa, kunwari, may bargaining tayo ngayon, schedule natin. So, hindi pwede kasi ECQ siya o MECQ siya eh. Mm-hmm. So, in the meantime, the automatic re-enaction clause of the effectivity of the CBA will take effect. Halimbawa, yung previous CBA natin na hindi pa nagte-take effect kasi wala pang bargaining, it will go on a hold over effectivity parang okay. Nice, nice. Okay. Well, panahon lang ako, meron lang ano rito, nag-comment. Sana pinapanood ito ng mga employee at employer para sa smooth relationship since nasa pandemic. Tama naman. Sabi ni Maria Elisa Besabe. Tama rin po. Ano ko yata yun? Empleyado ko yata. Kaya... pero tama naman po. Shout na rin ako. Hi sa mga staff ko sa aming legal department sa financing company. Okay. Break muna tayo. Okay, break muna tayo. Okay, 7:30. Okay, so we're back. Okay, so magandang gabi po ulit, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, mga kuya, bago po tayo magsimula ulit sa ating mga labor na usapan, gusto ko lang po i-greet ang ating Grand Lodge of the Philippines, no? Congratulations po, last September 16, and a few weeks back, nagkaroon po tayo ng LTAP caravan. Ano po yung LTAP? Ito po yung license to own and possess firearm. Ngayon, yung aming lodge rin po, kuya, no? Labong Lodge, nag-host po ng LTO registration. So, alam po natin ngayon na medyo mahirap po magpa-book emission. So, doon po, pupunta lang po. Parang pilihan mo yun. Yes. And actually daw, meron nga daw mga fixer pa ngayon sa gano'n. So, doon po sa Grand Lodge, pag nag-host po, talagang mabilis lang at madali. You can get your registration kung walang problema in like 20 minutes to 30 minutes. No? So we will also announce dito po, Kuya Sherwin, sa ating programa, pag may mga ganun po tayong mga programa, yun po ay one-stop shop ng LTO po, no? In cooperation with the Grand Lodge of the Philippines. So, congratulations po sa lahat ng mga kuyang na nag-participate at nag-host, and hopefully makatulong po tayo sa ating mga kababayan in the near future, and through DWIC and through sa Square and Compass Connect, no? Makakabigay tayo ng information sa kanila. Maraming mga group chats sa GC, sa Viber. So, definitely, makikita natin yung mga reminders. Yes, oo. Sa mga taxi driver rin po na nakikinig, baka pwede nyo rin po iparehistro. Pwede po, wala po kaming discrimination. Lahat welcome. Po. Welcome. Opo. Tama. Okay po. Sige po. Tuloy po tayo. Speaking of taxi drivers, no? I actually curious ako dito dahil I used to represent rin yung taxi company. No? Okay. Ano po yung meron po bang mga DOLE regulations or directives tungkol sa ating mga taxi drivers? Actually, kuya, ang mga taxi drivers are considered employee na siya ng mga taxi operator. Ah, ganun. Yeah. Opo. Actually, merong guidelines between... joint ito ng LTFRB at saka DOLE. Okay. Na pag hindi mo, let's say, nag-comply sa labor standards, yung mga minimum terms, conditions, and benefit of employment, hindi ma-re-renew yung prangkisa mo as operator. Mm-hmm. Ah, okay. So in short, there is already an employer-employee relationship between the operator and the taxi driver po, kuya. Okay, maganda yun, ha? At least, paano na si employer, si operator na i-acknowledge na talaga si driver niya kasi kung hindi, maapektuhan yung prangkisa niya kay LTO. Tama. Maganda po yan. Maganda po yan. So, meron din sila yung, so since may employer-employee relationship, kuya, so, ordinary workers na yung nasa commercial, industrial undertaking, pareho na rin po ang
pananaw natin sa kanila o tingin natin. Okay. So, meron din silang alternative work arrangement. Parang ah, talaga? May reduced number of carbine kasi sa kanila naman, carbine naman po. Instead na, oo, 24 hours, so i-reduce natin ng 12 hours para yung iba naman yung makapag-drive. Okay. Ganda yan, maganda. Lulong, very proficient at knowledgeable po si Kuya Jeff. Ay, hindi po. Galing po sa'yo yung kanina. Sinasabi. Ay, ano pala Kuya, pa-shout out din kanina, parang narinig ko si Mimi. Siya po yung dati kong yung junior counsel, si Attorney Carmi Digno. Hi, Attorney. May handle na rin siya na financing company, which is sister company rin ng ating main financial company. Okay. Good evening po, Attorney. Good evening po. Opo. So, ano pa po ba ang, Kuya Jerry, aside from labor, ano po ba ang, nagtuturo pa po ba kayo ng iba or former prosecutor kayo, no? Apo, dati po, nagturo din po ako sa PUP, Polytechnic University of the Philippines, teaching, medyo may kayabangan ng konti, teaching evidence. At saka trial technique, yung mga ganon, yung criminal procedure, tsaka yung international law na kaya ako nagmaster sa ano kuya sa San Beda ng yung sa masters opo. Kay father na, hindi ko alam natapos father Aquino opo talagang very deep ang ano ni Kuya Jerry, no talagang actually isa ako guys sa sabi ko kanina isa ako sa mga saksi ng trial technique talagang para ka talaga wala na akong naisip, hindi ko kahit. Alam mo ko yan, yung sinasabi ko, ba't hindi kayo nanonood ng mga yung mga teleserye? Sabi ko, pag kayo nakapanood ng hearing sa korte, hindi ko manonood yung teleserye. Ano mo lang yun na mga, totoo eh. Tsaka talagang i-contempt ka talaga. Halimbawa, may thrill. May thrill eh. Gusto mo malaman kung saan yung pasensya ni Judge. Ayaw, tama. Hindi yung kalaban mo, yung pasensya ni Judge. Tama po. So, kamusta po ang pa, ilang taon po kayo naging prosecutor at that time? More or less, mga 12 years din po. 12 years? Wow! Since, so, kanina to? Apa, 2007 yata. Parang nakalimutan eh. Hanggang 2017, mga ganon. Okay. Yun yung time na nagkakilala kami ni Kuya Jerry. He was still with the Manila prosecutor. Ay, 2005 yata, sorry. Nakalimutan eh. Opo. Pero mapapang bata si Kuya Jerry. Ay, siyempre. Tapos ang handle ko nun, Kuya, siguro paborito mo rin. Ano? Family court. Ay, family court, ha? Family court talaga, Kuya. Court. Tapos dalawa pa na family court. Isang branch 5 at saka branch 9. Ah, okay. Biyasang-biyasang. Oo, mga ganun. Tsaka yung mga 9 to 6 to. Violence against women and children. Which is actually, napakarami pong ganyan. Ay, naku. Totoo ko yan. Totoo po. Importante siguro dyan yung like, kung naan, support. Eh. Apo, support. Yan ang normal ko yan. Ngayon sa panahon ng COVID, dahilan ba na... Balik natin sa COVID, no? Dahilan ba na hindi ko supportahan, let's say, meron akong anak sa labas. Eh, wala masyadong... Meron akong anak sa labas? Let's say. Pinaglaro lang natin. Kung meron... Pusukin natin! Nasa labas natin. Pwede pang sabihin ko na, wala akong masyadong kita at day. So, wala akong mabibigay sa'yo. Zero. Actually, Kuya, ang support is continuous yan. Ibig sabihin, kahit na-dismiss yung case mo ngayon, assuming na na-dismiss, pwede mo pang i-file lang i-file yan. Refile. Without prejudice yan, Kuya. O kaya, meron lang order ang court na ganito ang support mo, 50,000 a month. Pwede mo yan pababa, pwede mo rin pataas. Mm-hmm. Anytime po yan, Kuya. Kahit may final order na ang court na, na ganun. Mm-hmm. So, kaya sabi nga natin, di ba, yung parang nag-overflow yung mga complaints sa piskal. Kasi yan ang ginagamit ng, alam mo na, ng mga karamihan. Okay, yes. Lalo na yung halimbawa, yung magsusuporta ay nakapirma dun sa ano
Sabay certificate, certificate of live bite. So wala na, malabo ng ano yan na kasi ang evidence niyan is the birth certificate itself is the best evidence. Yes, of course. Kaya kuya, wag tayo. Kasi kuya, hindi na yung pinasipin ng birth certificate. Kanina nga sa baba, may nakapapit. Sabi ko, tatanungin ko muna kay Kuya Jerry eh. Sabi ko eh. Sabi kay Kuya Sherby, tatanong ko eh. So, hindi dahilan na wala akong kita ngayong COVID. Hindi na ako magsusupport. No? Hindi po kuya. Kailangan mo muna mag-file ng petition for relief na hindi ka muna magsusupport. And then, syempre, i-justify mo ngayon. Pero in the meantime, na pending yung petition mo na i-reduce mo yung support mo, wala mo na, bayad ka pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Ayun, yung kahit pending na sute, di ba, tuloy-tuloy pa rin. Kasi parang sinasabi nila, tuloy-tuloy din yung gastos ng bata eh. So kaya actually yun ng di ba yung lalo na sa pandemic di mas mahal yung mga gamit niya. Magla-laptop siya para doon sa work time. Oh, study from home. Oo. So bibigyan mo yun ng mga ganun. Tama. So hindi masususpend. Not unless yung petition ka. Pero while ongoing yung petition mo, tuloy ang sustento. That's correct. Oh. Yan ang mga common questions ng mga tagapakinig natin. Ah, ano ba? Oh. May anak sila. Iba sinasabi mo. Marami po yung nakikinig sa'yo. Yung mga kuya, biglang napag-anon. Sila pala yung masugid na tagapakinig. Pero very interesting po ang family courts, ha? Family cases, no? Especially pagdating sa Bausi. Bausi, opo. Kasi meron akong nahawahang kaso naman dati. Apo. Yung kliyente ko, sabi niya, natamaan naman daw niya yung asawa niya. No? May annulment case. Apo. Pero medyo grabe naman daw yung bugbog na ano, parang self-inflicted na. Ah, may mga ganyan eh. Pero in favor parati ng babae ang Bausi eh. Tama actually, ba? Actually, tama po. Tama, no? Actually, may joke dyan kuya eh. I-share ko lang din. I think, alam niyo na rin siguro ito. Yung sabi nga nila, pag ikaw na lalaki sa atin, binugbog mo yung asawa mo, kulong ka noon. Tama. Kasi Bausi yan eh. Bausi. Pero ang asawa mo na babae, binugbog ka, babayad lang yun ng 200 pesos. Kasi bakit? Basta hindi lang hospital ka nang hihigit sa 10 araw hanggang 9 pababa. Okay. Dahil slight physical injury lang yun. Alam niyo naman ang penalty ng 200 or imprisonment or imprisonment of 30 days. Doon na ako, guilty po. 200 bayad pesos, na. Bayad na. Bugbog sarado ka pa. Bugbog na bugbog ka, no? Tama po. So yun yung difference ng dalawa. Kaya nga dapat, hindi lang daw Bausi, dapat meron din battered husband. No? Dapat panawagan tayo sa kongreso ngayon. Tama po. Kasi meron po naman talaga mga lalaki na nagbubog. Tama po yan. Opo, opo. Pero totoo rin naman, madami rin po talagang babae naman na nagbubog. Tama. And actually, hindi informed ang iba na pwede kang kumuha ng barangay protection order. Yes. Correct. Tama po yun. Which is very powerful. Yes. Actually, I would think na tumaas ngayon, no? Dahil, pandemic, wala akong choice. Nasa bahay nasa lang. Bahay na. So, pinupugbog ka ng asawa mo. Nasa bahay lang. Mas lalo siguro. Tama. Actually, statistics would show, kahit sa ano, di ba kuya, tumaas po yung domestic violence kaysa doon sa crime outside. Yes, that would be natural kasi nasa bahay lang lahat eh. Apo, apo. Siyempre, hindi naman po all the time. 24/7 magkasama po kayo eh. Tama po. May bawalan lumabas kahit sa kapitbahay. Apo, apo. Kung si Mr. ay nililigawan si kapitbahay. Si pare. Parang ganun. Kanina, I was watching a video clip. Let me know mga kuya kung anong view nyo, no? Yung babae, siya ay naglalabas sa backyard niya. Open po yung backyard. Okay. Clean na po yung bahay niya, no? Lang yun, yung GI, yung mga yero. Okay. So maliit, hinuli siya. I think this was in Quezon City, no? Hinuli siya dahil wala siyang face mask. Ang sabi ng babae, nasa loob daw siya ng bahay niya. Okay. Mm-hmm. Sabi ng mga ano, hindi, nandiyan ka sa labas, naglalaba ka, kailangan naka face mask ka. Mm-hmm. So yun ang contention. Ano po ba tingin niyo, kuya? Nandun na, ano yan, medyo nasa may squatters area to, pero medyo malaki yung bahay niya doon.
No? Okay. So, ano po, sino po ba ang tama? Nasa loob siya ng bakuran niya? Bakuran niya. Oh. Kaya lang, okay, so kuya. Siya, wala daw dapat face mask kasi nasa loob siya ng bakuran niya. Kaya lang kuya, kung shared yung bakuran niya, lalo na sa mga squatter, hindi naman sa binababa natin yon, yung level na yon. Pag shared po kasi, kailangan nung face mask. Ang problema, hindi shared. Sa kanya lang. Sa kanya lang. Meron ba talagang gano'n? So ako po, ang view ko, syempre, hindi. Pero hindi dapat, ito talaga siya eh. Kaya pinatawag pa siya sa barangay. Ay di, mas lalo siyang na-expose, kuya. Which is, siguro, meron din kondon. May tawag natin yung excesses ang barangay of official. So siguro minsan ngayon, yung mga officials natin, minsan medyo, siguro medyo careful. Easy lang na po. Alam ko yun, dapat sinight na yung Bill of Rights na. Saan mo ba ko ng problem? Ayoko, article 4. Article 3 naman, kuya. Kasi ngayon, marami po medyo mahigpit. Mahigpit ang ano ngayon, ang protocol sila, no? Apo, sa langisan, gaangan lang ng konti. No? Pero may mga iba naman, talagang medyo ayaw sumunod. Tama. Talaga, dapat hinihigitan natin. Tama, kuya. Para tama. Sa akin lang naman po. Tama. I agree, kuya, kasi normally, pagka nasa bahay mo na, di ba? Siyempre, parang jahe naman yung meron kang mask pa doon. Sa'yo na yun eh, teritoryo mo na yun. Yan nga lang, if it's shared, yung idagdag ko lang po, yung pag-shared po yung lalo na common yung ano. Common area. Yung squatter. Yes po. Pareho yung corridor, isa lang yung ano. Sabi niya, bakuran mo, bakuran din ng kapitbahay. Yun, that's hindi na talaga pwede yung nasa loob ka talaga yung wall na bahay. Pero yung right of way, yun, pwede. Pero kung lumabas ka na doon, kahit bakuran mo yan, bakuran din ng iba, hindi na pwede po yun. Tama. Okay, next. Ano naman po tayo? Kuya Sherry, ano naman? Nasa lista natin. Diba na po? Siguro, anuhin ko lang ha, babatuhin ko lang yung mga nagme-message dito. Regards sa PNPA, Kabalikat Class of 1998, mga classmate ko. Okay. Batiin ko lang din yung classmate ko sa law school, si Chris Frondoso at yung aking friend na si Daniel Castañeda. At yung mga anak ko, si Sofia, si Shane, si Sean at si Santi. Good evening. Ang dami nung kuya. Kaya ko ng letter G kasi sabi. So maganda pong diskusyon natin ngayong gabi, no? At marami tayong natutunan. Tama. It's important is siguro marami talaga tayong natutulong. Para alam ng mga tao ang kanilang karapatan at mga obligasyon. Tama, kuya. Siguro on a final note, ano po bang mga pwede natin, Kuya Jerry, final note, ano po bang ano yan? Hindi pa naman to huli. For tonight. Babalik ako. Opo, lalo na po since ang main concentration ng topic natin is sa batas paggawa, yung tinatawag na labor code. So siguro sa mga employer, ang message ko lang naman eh sumunod po tayo sa mga patakaran, lalo na sa ating kapakanan, sa kapakanan ng ating mga empleyado. At siyempre ibabalanse po natin yung ating karapatan na maglago ng negosyo sa karapatan din ng mga basic rights ng mga worker. Yung tinatawag na sa ating saligang batas, di ba? Sa Article 13, Section 2, ng yung mga basic rights like right to work under humane condition, right to organize, right to receive a livable wage. Although ngayon, hindi na livable yung wage natin eh. Sorry po ha. Mababa. Tapos right to collective bargaining, that includes negotiation kung wala namang union sa ating bakuran. Right to engage in peaceful concerted activities including the right to strike in accordance with law. Right to enjoy, ito yung pinaka-importante, enjoy a security of tenure regardless of the status of the employment, irrespeto natin. Hanggat whether probationary ka, casual ka, regular employee ka. And the right to participate in the decision-making process which may affect the employee's rights and benefits. Sa ano naman, sa mga empleyado naman, observe nyo yung protocol. Hindi nyo dapat isang tabi yan kasi para sa kapakanan nyo din yan naman yan. Yung pag-observe ng mga labor policies natin during pandemic na
mag-alcohol, mag-wear ng face shield, tsaka face mask. Yeah. Diba? Yun yung mga importante. I-comply nyo po yan. Huwag maging pasaway. Huwag maging pasaway. O, kahit nasa loob ng work, naka-face shield pa rin na face mask. Tapos yung mga meeting sa lalo na sa frontliners, huwag hihigit sa 15 minutes. Kasi pag 15 minutes, medyo mahaba na yung diskusyon. Tayo naman dito, kuya. Kahit mahaba, medyo malayo. Magkakalayo. Magkakalayo naman tayo. Yes. So, dapat i-maintain natin din yung distancing. Tama. Yan lang po. Thank you, kuya. Great. It is an honor po. Ako po. Yes. Ulitin. Ako naman, kuya, siguro, salamat sa ating mga tagapakinig, no? At I'm very happy na unti-unti bumabalik na ang new normal natin, no? Kita-kita naman sa traffic natin, no? Sa EDSA pa lang ngayon, medyo traffic na. Dito sa may Pioneer, traffic na, no? Both good and bad po, pero hopefully po, less deaths, no? Mas maingat po sana tayong lahat, no? Kasi syempre hindi natin masabi kung kayo ba ay immune or hindi naman immune, no? Okay. Pero hindi natin masabi mahawahan niyo po ang magulang o ang mga lola, no? Medyo mahirap. Ingat na lang po tayong lahat, pero it's really nice na bumabalik na po ang ekonomiya natin. Okay. So masaya po, tulong-tulungan lang po tayong lahat sa new normal na tinatawag. Okay po. Tama po. Iron, meron ka pong ano? Kung wala na, magbabati na lang ako. Magbantiin ko lang ang course sa aking pamilya. Mm-hmm. Si Gretchen and Justin Ho na nauna lumabas ang kanilang first commercial together. Congratulations! Sinayar ka sa Facebook, no? And then, of course, batingin ko rin yung makikinig sa akin, yung aking mga associates at saka mga staff sa law office. So, good evening. Si Attorney, ano pa kala yung kasama natin? Si Attorney Margarita Amparado. Susunod naman yung susunod ko na associate, si Attorney Dumapia, si ating i-guest next month. Si Attorney Alan Guerrero. Si Attorney Alan Guerrero, nung nag-discuss about annulment. At saya na usapan. Maraming nag-message sa kanya pagkatapos. Dumami yung kliyente niya, kuya. Kuya, mukhang maraming gusto makipaghiwalay ngayong pandemic. Okay. Kasi yung marami gusto ko magbatiin. Binabati ko lang din po yung mga kasamahan ko. Okay lang ba magbanggit ng... Of course, yes po. Sa Asia League Group of Companies po. MDC, pati mga retainer. Tsaka yung iba pa. Maraming salamat din at sana makinig din po kayo sa DWIC. Tangkilikin natin to kasi hindi lang to... kuro-kuro, kundi pangmasa. Kuya, kung may gusto mong magtanong pa sa'yo outside of this program, ano ba yung pwedeng ma-reach? Kuya, bago po yan, no? Nag-message po sa akin si Kuya Bat Sumulong, no? Si Kuya Bat Sumulong, kilala niya po yan? Opo, dito po yan sa Pasig. Siya big time dito sa pulis. Oo nga po. Di ba? So, sabi niya, nanonood po siya. Kamustahin lang po natin si Kuya Bat. No, ano po? Na-meet ko si Kuya Bat sa City Hall. May inaasikaso ko. Nakita ko yung, yung maso na logo. Kinamayan po agad. Napakabait. Napakatalong yan. Sige po. Si Kuya Bat, ka-lodge ko po yan sa Pasig City Masonic Lodge 409. Nasa EPD po siya sa Eastern Police. Opo. Sige po. Kuya, ano po? Kuya, kung saan po kayo pwedeng makunta ako ma-reach kasi baka may tanong pa lalo na yung siguro. Opo, baka may gustong yung number ko po kahit email, no? Email ko is gerardo.sadsad@yahoo.com. Okay. Ulitin lang po natin. It's Gerardo, G-E-R-A-R-D-O .sadsad is S-A-D-S-A-D at yahoo.com. Opo, opo. Okay. Sigurado yan, maraming mga kliyente. Marami na pa impress. Okay. So, kung wala na, again, thank you. Salamat po sa lahat. Sa mga kapatid ko, nakikinig rin po yung mga yan. Salamat po. Okay, thank you very much po. Okay. God bless. Thank you. Good evening. Bye-bye. Yeah.
Bagong layani ka talaga.